Ladies and gentlemen, we have just landed. Oh, ngayon, sasakay na tayo dito sa ating service dito. Isang Toyota Alphard. Welcome to Singapore, Manibela team. Ayan. So, magpa-private naman tayo. Alphard. Sa Singapore, sa kaliwang bahagi o left side of the road, nagmamaneho ang mga motorista. Ito ay dahil sa British colonial history ng bansa. Kung kaya't lahat ng sasakyan dito ay right-hand drive o nasa kanan ang manibela at driver's seat. Medyo mangangailangan ng kaunting adjustment para sa katulad ko na nasanay magmaneho sa kaliwa. Pero ang nakamamangha sa Singapore, wala kang makikitang mga traffic law enforcer na nagkalat sa lansangan. Sa madalas naming pag-iikot sa lugar, sapat na ang mga traffic lights at mga road signs upang madisiplina ang mga motorista sa Singapore. Marami ring kalye ang one-way traffic na lalo pang nagpabili sa daloy ng trapiko sa mga lansangan. Pero hindi ka dapat maging kampante dahil kung walang mga traffic law enforcer, nagkalat naman halo sa lahat ng dako ang mga closed-circuit television camera. Ito ang nagsisilbing mata ng Land Transportation Authority upang papanagutin ang mga lumalabag sa batas trapiko at upang mamonitor ang mga aksidente sa lugar. Ginagawa na rin natin ito sa Pilipinas, pero hindi pa rin lubusang naipatutupad ng maayos. Monitored ng pamahalaan ang bawat kalye sa Singapore at nakatutulong din ang mga CCTV sa crime prevention. Isa pa sa kamangha-mangha sa Singapore ay ang sitwasyon ng trapiko. Dire-diretso ang aming biyahe at walang masyadong mabigat na traffic. Isa sa naisip na solusyon ng pamahalaan ng Singapore ay ang tinatawag na Electronic Road Pricing o ERP Scheme. Ang ERP ay isang electronic toll booth na inilalagay strategically papasok sa mga pinakaabalang lugar sa Singapore. Lahat ng sasakyang madadaan sa ilalim ng ERP ay otomatikong magbabayad ng toll. Sa ilalim ng ERP scheme, lahat ng sasakyan ay kinakailangang mayroong in-vehicle unit o IU. Isa itong aparato na inilalagay sa kanang bahagi ng windshield ng sasakyan. Sa IU ipinapasok ang mga cash card at dito mababawas ang toll na sisingilin kapag dumaan ka sa ERP. Pinapagana ang mga ERP tuwing peak hours upang mapahupa ang traffic congestion at malimitahan ang mga sasakyang pumapasok sa loob ng syudad. Basically, kung gusto mong pumunta sa kaloob-looban ng Singapore, magbayad ka. Pagdating naman sa mga road signs, mapapansin na parehong-pareho ito sa mga road signs sa London. Dahil noong British colonial rule, lahat ng road signs na inilagay sa Singapore ay imported mula sa England. Mahigpit na ipinatutupad ang pagsunod sa mga traffic at road signs sa Singapore. Sa Singapore, mahigpit ding ipinagbabawal ang mag-left turn sa pinakamalapit na kalye habang red light. Mahigpit ding ipinagbabawal ang mag-right turn sa ganitong pagkakataon. Maliban na lamang kung mayroong road sign na nagsasabing pwede kang kumaliwa o kumanan. Mayroon ding tinatawag na mga special roads sa Singapore. Dahil limitado ang space sa kanilang bansa, may mga kalye sa Singapore na ginagamit na runway o landing area ng mga aircraft at helicopter. Madalas ang mga special roads na ito ay ang mga may markang X o mga yellow box na nasa mga intersection sa lungsod. Malaking tulong din ang malayong lokasyon ng Changi Airport upang maiwasan ang traffic congestion sa mga abalang kalye at lugar sa Singapore. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit idineklara ang Singapore bilang isa sa mga cost-efficient public transport network sa buong mundo, ayon sa London consulting firm na Credo.